Gusto kayo guys. Kumusta yung mga Caraganeros ko dyan from Luzon, Visayas, and Mindanao. So, dumunta na po tayo. Ayan. Maraming nag-a-ask sa ating Facebook group to join and also sa ating channel. And I want to shout out kay Sir Jay. We had a wonderful talk kanina. Kanina umaga, 2 o'clock in the morning. Sa aking time. And he is so willing to really give his information and knowledge for how many years sa larangan ng Inray po. Alright. Ito yung mga pictures ni Sir Jay na pedala sa akin. Okay, so sa kanila yung privilege to hunt deer is sobrang ganda. Sa atin parang sa YouTube ko na lang makikita yung mga ganun ba. So, yun na. Kinarninan nila at kinain sa atin ng lapa. So, yan si Sir Jay. Isang Filipino and he's proud being Filipino. That's why he supports the channel dahil gusto niya i-support na may mga Filipino din na mga YouTubers na air gunners dito sa Pilipinas. Alright guys, trivia. Alam niyo ba na ang ating pellet na nilagay sa ating air gun ay gawa sa lead? Kung nakakalam, ang lead ay nagdudulot ng cancer o sakit sa ating katawan. Huwag niyong isubo sa hunting, especially kung may anak kayo. Thank you for Sir Jay for giving me this information. Back then, sinabi sa akin ng mga hunters na kasama ko dito, pag mag-hunt ka, isang pellet ilagay mo sa bibig mo, okay, habang nag-hunt ka, para it's easy for you to lagay ulit sa air gun. Mas madali sa'yo maglagay sa air gun o sa air rifle pag may pellet ka ang sinusubo. Guys, mali po yun. That's a false doc. That's a false information, kultura. Dahil ang lead ay nakakadulot ng cancer. Hindi ngayon, but 10 years from now. Okay, just want to clarify it. Don't do that anymore. Okay, as far na maglagay kayo ng lead, tapos hugasan nyo, huwag nyo isubo, especially na may mga anak kayo. Okay, thank you Sir Jay for that information. Pwede magsimula, ang air rifle na nyo nakikita sa harap ninyo is Crossman CO2.22 and it's not loaded. Say guys, wala siyang namang pellet sa chamber o sa kasahan. Okay? Safety is on. Nakalock yung safety niya. And for safety purposes, huwag niyong ilagay yung inyong hintuturo dito sa trigger. Okay? To avoid accident. As I repeat, ulitin ko po, wala siyang namang bala dito sa chamber. Okay? At naka-safety po siya. At least 21 years old pwedeng makagamit ng rifle, sa aking opinion, for the safety purposes. I will explain that later. Ganon din sa mga newbies o hilig pasukin ang ganitong libangan. This is for you guys. Okay? Kaya consider subscribing para makatanggap ng notification sa mga bagong videos nating gawa. Gusto nyong makausap. Okay, makita yung mga iba't ibang rifle ng ating mga kasamahan. Sumali kayo sa ating Facebook group on Facebook. Just click Air Rifle Hobbies Philippines. You can search that and just hit join. And I will accept you as soon as possible na makabalik ako. Okay? Sa or mag-online ako sa Facebook. Ano ba yung mga basic information na kailangan natin malaman sa ating air rifle? Okay. At yun ang pag-usapan natin coming up. Alright guys, pagbabalik. Ang basic information na mostly na tinatanong sa Facebook. Una, ang air rifle ba ay considered a deadly weapon? That's a question. The answer is yes. Halimbawa, kumuha ka ng Tansan. Alright? Yung Tansan na yun, ilagay mo siya sa 20 yards. Okay? Guys, want you to know na yung Tansan ay mas matigas sa ating mata. Literally. Right? Mas matigas sa ating mata kaysa ating skin. Iligay nyo yung Tansan doon, 20 yards. Pagkatapos, okay, when you're going to shot your air gun at bumaon yun sa Tansan, binutas nyo yung Tansan at bumaon pa sa kahoy, imagine, pag yung Tansan na yun ay tumagos sa yung mata, dire-diretso yun sa utak mo. Okay? At, yeah, nakakamatay. That's a basic na logic doon. Nakakamatay ang air rifle. Okay? Meaning na hindi ito laruan.
It's not a toy. Okay, that's why sinabi ko kanina that 21 years old and above na pwede sana makagamit ng rifle na maging responsable sa paggamit nito. Kasi unahan natin yung accident na mangyayari. Okay? Hindi yung accident muna tapos nag-learn tayo. That's why I'm giving this in my own opinion para at least I'm sharing my idea sa inyo guys. Is kailangan ba ng license ang ating rifle? The answer is hindi. Nakasaad. Okay, may nakausap ako. Next time, I will do a video sa mga authority natin na lilingkod sa batas and also the other authorities like the SWAT sa iba pa tungkol sa ganitong topic. Okay, nakausap ko siya at pinakita ko sa kanya yung article Republic Act 10591. Hindi kasali ang air rifle sa definition ng barrel. Ang air rifle ay isang bagay o laruan lamang nakamukha ng tunay na barrel. So, kung kunin yung laruan, isang bagay lamang nakamukha ng tunay na barrel. Okay? Kasi yung laruan, parang isipin natin, laruan lang. Diba? Gusto ko na when we buy an air gun, we are serious in doing this. Not just fun and no hit somebody na kapatid mo. Okay? Be responsible, guys. Those na mga tatay dyan na may mga anak. Okay? So, hindi po siya kasali ayon sa Republic Act 10591. Na it's just hindi siya kasali sa definition ng barrel. Saan bang iparehistro ito? Okay, bago naging batas ang Republic Act 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, ang air rifle at airsoft ay kailangan iparehistro pagkabili. Okay, ang ibang sellers o stores ay pinaparehistro na ang air rifle before nila ibenta. Okay? So ngayon, sa Republic Act 10591, ito ay hindi na kailangan. Pero, dahil if meron ka agam-agam o doubt to make sure na hindi ka isitain during travel, pwede mong iparehistro ito ang iyong rifle. Okay, if meron kang agam-agam na during travel, visitain ka ng mga authority natin, to make sure na sigurista ka. Wala lang masama if you're going to register your gun. So, hindi po siya kailangan ng lisensya, iparehistro lang po natin. Okay, punta tayo sa presinto na magtanong kayo doon kung paano mag-register. Gun ban ngayon, guys, just want to make itong statement na to na clear sa inyo na bawal maglabas ng gun, anything, replica or anything, kahit na ano dyan, sa store, wala kang makikita ng binibentang kahit pellet gun kasi bawal po yun na ilagay mo sa bag mo. Pag nahuli ka, nadakpin yung natapin ka at kukumpiscate yung airgun mo with no other reason na sasabihin mo dahil sa RA 10591 na hindi pwedeng i-confiscate o kunin yung barrel during gun ban. Ako. At ito pa guys, kahapon ng hapon, natanggap akong chat sa kakilala ko, a hunter here sa lugar namin. Nahuli sila doon sa abang sa some part, southern part ng lugar namin na nag-hunt sila during gun ban. At masaklap pa na ito dahil nag-hunt sila ng wild duck. Okay? Sabi ko sa source ko, if, kasi concerned siya, baka I know the law, itulak ko sa bahay, gumagawa ng video, gun ban ngayon, so hindi pwede. Okay? Magdakip sila, nakalabas dahil nagmunta sila ng 6,000. But if the DNR will pursue them, talagang habulin sila, na mag-file ng case sa kanila, abot ng 200,000 yung multa sa kanila. So, hindi ka lang pakapag-hunt. And, same time, kukunin yung baril mo na mahal sa'yo. If nakakalagay yung baril nila ng air rifle nila ng 50,000, pagin mo yun. May 6,000 ka ng multa, 56,000 na. And then, 200,000 pa. 256,000 yung wala sa'yo. Dahil lang, hindi ka nag-abide ng law. Kung gusto nyo talagang mag-hunt, go to DNR and ask them. No, second opinion din lang sa akin. Kasi limited lang po yung sinasabi ko dito. Go to them, ask them. Kasi para hindi na maulit to. Tandaan nyo guys, kayo kasiyahan nyo, sana may kasiyahan ng lahat. Hindi yung kasiyahan ninyo, madadama yung lahat. Okay, baka sa susunod, talaga ipagbawal na yung airgun sa Pilipinas. And because lang sa mga misuse ng airgun ng mga kasama natin. That's why, magawa ako ng videos na ganito. Kailan naging bawal ang air rifle? The answer is, naging bawal ang air rifle kung ito'y ginagamit mo
sa paggawa ng isang maling bagay o krimen. Halimbawa, hindi ka makapag-hunt, okay? Dahil gun ban and bawal sa Pilipinas yung hunting. Okay? Dahil hindi ka nakapag-ask sa DNR, kumuha ng permit. Ngayon, ginawa mo, pumunta ka sa, dahil sa kaadikan mo, pumunta ka sa pet shop, pumasok ka doon, naka-real-time suit, kung full body, kahit nalambit-bit pa yung astig mo ng airgun, nag-position ka, kay crosshair, gitna zero, tinira mo yung mga ibon doon. Dahil sa gulat na may-ari, kumuha siya ng tubo at tinampas ka sa ulo. At yun, ang krimen. So, pwedeng ulihin yung airgun. Right guys, just making a mess with you guys, but that's true. Okay, do stupid things that talagang kukupisahin yung airgun mo, yung air rifle mo. Okay? So, pwede siya maging krimen at pati kami pwedeng madamay sa pinabalak. Okay? The airgun society, the air rifle hobbies Philippines family pwedeng madamay dahil sa malagapang na yan. And do community service, sabi nga na Sir Jay. No? Munta ka dun sa barangay, kami, planning, okay, tapos kausapin mo yung barangay, dun sa syudad kasi sa mga market doon, wet market, maraming mga daga, we will do a one night, libre, okay, i-hunt namin yung mga daga, at least we can contribute na community, kung mag-alaga tayo ng mga pugo, diba? Tapos i-pakaw natin sa wild, kasi if you give something to the nature, 1,000, kunin mo lang yung 30 pieces ng mga pugo doon. Babalik ka naman next month ng 1,000 na naman. Diba? At least marami ng pagkain yung mga community nyo doon. Yun lang. Be responsible. Uhulihin ka ba kung naglalakad ka sa daan, bit-bit ang iyong airgun? The answer is yes and no. Yes, kung naglalakad ka naman sa mataong lugar. Sa Bacolod, dun sa SM, hindi ka pwedeng mag-bit-bit dun ng airgun. Dahil hindi mo pwedeng ikatwiran na magahan ka ng bato-bato sa loob ng mall, okay, or naglalaro ka lang. So, hindi pwede yun. No, hindi pwede i-confiscate yung inyong airgun pag naglalakad ka, kung naglalakad ka sa bundok. Sa mga barangay nyo, sa hindi na mataang lugar, papunta doon sa hunting area mo. O kaya sa di mataang lugar. Huwag nyo i-modify ang inyong airgun na para siyang tunay na tingnan na pa rin. Okay, baka pag nasa field ka, mapagkamalan kang, okay, na may totoong baril pag dumaan yung mga authority natin. Okay, makapag-ika ka ng accident. So, don't modify yung airgun mo. Kasi meron akong nakilala, he-modified yung airgun niya, talagang makita mo totoong baril. Okay, tinago niya to, talagang makita mo na nagyan pa dito para siyang M16 na sinita siya din sa isang barangay. Nakala, may dala siyang tunay na baril. So, don't modify your airgun. Kailangan maging mukha siyang airgun. Hindi siya maging mukha ng tunay na baril. Okay? Next, number 6. Pwede bang kumpiskahin ang airgun mo kung ganun? The answer is no. Hindi kasi hindi naman siya illegal item. Ang airgun ay hindi mo ginagamit sa masama. Okay, number 1. Ito yung mga points. Pag may checkpoint at nakabalot ang airgun mo at ito'y kanilang nakita, just say na sa mga authority na isa itong airgun. Okay, if they will confiscate your airgun, you can state in the Republic Act 10591 na hindi kasali ang air rifle sa definition ng barrel. Ang air rifle ay isang bagay o laruan lamang na kamukha ng tunay na barrel o replica. You can state that, you can, pakita mo yung video ko. Pero wag, please. No? But you know, state that them, Republic, isabihin mo sa kanila, yung Republic Act 10591. If they will insist, talagang gusto nang kunin yung air rifle mo without any reason. Okay, dahil gusto nila or yung air rifle mo, take their names with all with the respect. Give us ang respeto. Huwag naman yung masiga tayo. Sir, pwede bang kunin ko yung pangalan ninyo? Okay, videoan ko lang. Okay, yung nangyayari para alam ko. No? And, punta ka sa precinct. If anong precinct sila, samahan mo sila. Okay, dali niyo yung airgun mo. Kasi una, pag hindi naman gun ban, pag nakabalat yung baril mo, they don't have reason para kunin yun. Pwede bang ibiyahing a rifle kahit na walang permit to transport? The answer is pwede, yes. Basta ito'y nakalagay sa box or carton. Sa akin, may binili akong guitar case at doon tinilagay yung aking air rifle. Para di ako makapagkamalan na tunay na baril
if ilagay ko siya sa rifle na bag or air to gun bag. Display mo dahil astig siya sa gun, sa bus, pang nakasabit lang sa'yo, mga ganun ka. Tapos siguro confiscate yung baril mo, hindi na yung magiging astig kasi nakakuha na siya yung baril mo, di ba? So please, yung travel, ilagay niyo sa bag. Okay? Just for the information of all. 8. Kung hindi illegal ang air gun, ganun din ba ang buga? Alam niyo yung buga? Yung buga ay pinilagyan ng hollow. Tapos lagay mo yung hollow doon. Tapos ipuputok mo. Diba? Yun yung buga. Delikado yun, guys. Diba? Sa mga kilala ko, pag yung niyog, pwedeng butasin ng buga yun using hollow. Okay? So yung answer is, iba ang mekanismo ng buga sa air gun. Definisyon ng firearms, maliwanag na ang buga ay isang uri ng barel dahil ang bala nito ay ibinubuga ng combustion. Combustion. Ano ba? Combustion. Combustion. Lagyan ito ng denature alcohol at may igniter sa trigger. Samantalang air rifle ay purong hangin lang. Okay, that's the fact. So, buga ay firearms, huli yung ganito, yung air rifle ay hindi. Kung nakapisa lang air rifle, ibig sabihin na ang gumagamit ito ay dapat na sa tamang edad. That's the question. And I said yes. That's why kanina sa umpisa, ng ating topic, sinabi ko na at least 21 years old and above ang pwedeng makagamit ng air rifle dahil hindi ito laruan ng mga bata. Pwede itong itumba ng ibon, pato, bibi, mga asong na wala sa sarili, mga asong nol, yung mga Bobby Ramon na 2 months old within 60 yards. Okay? First Bobby Ramon siguro mga 2 yards or 3 yards kaya itumba or 5 yards, diba? Na 2 months. Ibig sabihin, nakapinsala. That's why dapat sa tamang edad at responsabling owner. Okay? Ang airgun ba ay privilege or rights na magkaroon? Pag bumili ka ng airgun, ang answer doon is you have the right to buy an airgun. Karapatan mo magbumili ng airgun. Wala naman pipigil sa iyo. Pag bumili ka sa Changi ng anong pagkain, karapatan mo yun. Okay? But pag mayroon ka ng airgun, privilege mo na pumunta at mag-hunt. If sa US ganun, sa Philippines, mag-ask tayo. If ano yung mga laws about hunting. Okay, privilege mo, halimbawa, privilege mo na mag-hunt. Pero, yung privilege na yon ay hindi mo ginamit sa sakto, pwedeng kunin sa iyo. Going to show you guys yung lisensya ko. I have here a license, titakbang ko yung pangalan, tulang yung pangalan, na isang driver. Okay? At isang guro. Okay? So, yung ID na to, is pwede ko siyang gamitin. Okay? Mayroong privilege na magturo. Okay? Or sa driver, pwede akong mag-drive kahit saan ko gusto kasi mayroon akong lisensya. Privilege yun. Privilege yun. Pero, pag riskless driver ako na kahit sino pwede kong banggain, pwede lang kunin to yung lisensya ko. Yun yung privilege. Okay? Giving you a privilege to do something. Kasi nagtiwala sila sa iyo, nagamit mo sa tama. Now, pag hindi mo gagamitin sa tama, kukunin na sa iyo. Same sa airgun. Okay? Rights mong bumili. Wala nang pipigil sa iyo doon. Bumili ka sa tindahan ng rifle. Pero, privilege mo na gamitin yung air rifle ngayon. Pag hindi mo ginamit sa tama, kukunin yung privilege sa iyo. Kukunin yung lisensya mo sa iyo. At hindi ka na makapag-hunt, at hindi ka na makagamit ng air rifle. Nagsabi ako dito, it will work on me, magagana to sa akin. Yung pellets na ginagamit ko dito, accurate siya. Hindi yung maging accurate sa'yo. Kasi magkaiba tayo ng baril. Okay? So, kailangan mo i-test sa sarili mo. Yung scope, na pwede ko siyang zero between 20 yards. Okay, ito yung ano niya, yung melt dot niya within 20 yards. Pabagsa ako ng 30, 40, 50 at ganun. Hindi yung pwede mag-work sa inyo. So kailangan yung alamin yung sarili nyo, alamin yung airgun nyo. Okay, that's what I learned from Sir Jay. Hindi pwedeng, yung sa akin, sabihin ko, oh, ito yung gawin nyo, ito yung gawin nyo. Okay, kasi hindi pwedeng mag-work yung sa inyo yung ginagawa. It's just an information na bigay siya ng konting kaalaman. O nga, no? Pero, hindi pwedeng yung nag-work sa akin, mag-work din sa inyo. Because we have this, siguro magkamukha tayo ng barel, but we have the different na barel.
pwede mag-work sa akin, hindi pwede mag-work sa iyo. Alright guys, recap. Ito yung 10 bagay na ating matutunan sa paggamit ng air rifle. Una, ang air rifle ba ay considered na lethal weapon? Yes. Kailangan ba ng license ng air rifle? Hindi. Kaya nakasa ito sa Republic Act 10591. Okay. Kailangan bang iparehistro ito? Yes, para sigurado. Kailan naging bawal ang i-rifle? Naging bawal ang i-rifle kung gagamitin natin siya sa paggawa ng krimen or during gun ban. Huhulihin ka ba kung nagagakad ka ang nagpipit ng i-rifle? Yes and no. Yes, pag ginagamit mo sa kasamaan, sa krimen. No, pag nasa bundok ka or sa binata mong lugar. Maliban kumpiskahin ang airgun kung ganun? Answer is no. Hindi ito illegal firearms kaya hindi na pwede ito kumpiskahin. Pwede bang ibahay ang airgun kahit na walang permit to transport? Yes, as far itago mo lang siya, nakabalot sa box para hindi kumpiskahin. Kung hindi illegal ang air rifle, ganun, kung ba ang buga? No, the buga ay meron siyang combustion o sumasabog. Consider siya na firearms. Unlike sa air rifle na purong hangin lang. Kung makakampisa lang air rifle, ibig sabihin na sa tamang edad ang dapat gumamit ito. Yes, dapat na sa tamang edad sa aking opinion. Okay? Para maging responsable. Kasampo, ang air rifle ba ay privileged rights na magkaroon? Yes, it is your right to buy an air rifle, but you are privileged to use na gumamit ng air rifle. Okay, this is Dave Lopez from Air Rifle Hobbies Philippines and consider subscribing and click the notification na makikita niyo sa the bell. Okay? Para matanggap kayo kung may mga bagong videos akong gawa patungkol sa air rifle. Guys, thank you for the love. Appreciate na kayo po ay nanood sa channel natin. For now, peace out. Position and wait for